guys. Welcome back to my channel. It's me again, Christina. At kung ikaw ay bago lang dito sa akin channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-click ang tiny bell para maging updated kayo sa aking mga video. So guys, ngayon ay may i-share ako sa inyong pampaswerte sa ating mga negosyo. Sa inyong mga negosyo na sisimulan pa lang o nasimulan nyo na o matagal na siyang nagsisimula. So guys, bago ko umpisahan ang video na to, disclaimer muna dun sa mga taong hindi naniniwala sa ganitong mga pampaswerte o sa ganitong ritual, i-skip mo na lang ang video na to at humanap kayo ng video na gusto nyo. Guys, ito ay may nag-share sa akin na napakabisang pampaswerte nito sa negosyo. So guys, itong pampaswerte na i-share ko sa inyo ay may nag-share din lang po sa akin na talagang maswerte ito sa mga negosyo, lalo na ang mga Chinese guys. Mahilig sila sa mga pampaswerte. Kaya itong i-share ko sa inyo ay napakabisang pampaswerte para swertehin ang ating mga negosyo. Tulad ng mga Chinese, maunlad ang kanilang mga negosyo. Talagang nagbo-boom ang mga negosyong kanilang sinisimula. So itong i-share ko sa inyo ay ginagawa din ng mga Chinese. So, ang nag-share sa akin ito ay asawa ng Chinese. Kailangan natin dito ng kulay red na ampaw o kaya ay kulay red na tela. So kahit alin po dito sa dalawang ito, pwede nyong gamitin yan. At kailangan din natin dito ng papel. So kahit anong kulay po ng papel, pwede nyong gamitin. At kailangan din natin dito ng dahon ng laurel. So isang pirasong dahon ng laurel lang yung ating gagamitin dito. At kailangan din natin dito ng pera. So kahit anong amount po ng pera, kahit anong currency ng pera, pwede nyo yung gamitin. So guys, papel na pera yung gagamitin natin dito. At kailangan din natin dito ng magnet. Isang pirasong magnet lang po yung gagamitin natin dito sa ritual na to. So guys, kaya dalawa yung aking naka-prepare dito. Ayan, kaya dalawa siya kasi dalawa yung front door namin. So ito, yung pintuan namin sa kwarto, may front door yan. At dun sa lab, sa salas namin, may front door din po yan. Nakaharap siya sa silangan, kaya front door yan parehas. So sa silangan siya nakaharap. Ito po yung silangan namin. So ganyan. Kaya dalawa yung aking gagawin na pampaswerte. Pwede ito pampaswerte sa bahay, pwede ito pampaswerte sa negosyo. Pwede itong gawin pampaswerte sa bahay kung wala kayong negosyo. Dahil wala akong negosyo, pampaswerte sa bahay ang aking gagawin. At kailangan din natin dito ng star anise. So isang piraso lang din po na star anise ang gagamitin natin. At kailangan natin ng cloves. So guys, ang cloves ay pinaniniwalaan nila na nagtataboy ng kamalasan. Nag-aakit ng swerte at nagtataboy ng kamalasan. Hinahalo nila to sa kanilang mga pagkain, sa kanilang inumin, at hinahalo din nila ito sa panlinis sa kanilang tahanan. Napakaganda ang dalang swerte sa atin ng cloves. Kaya ganito po ang itsura ng cloves kung hindi nyo pa po alam, at maliit lamang po siya. So ganyan po ang itsura ng cloves. So kung wala kayong mabilihan ng cloves diyan sa lugar nyo, mag-try po kayo sa online. At yung star anise at cloves, magkasama lang po yan. So pwede kayong magtingin sa online kung wala kayong mabilihan sa lugar nyo. So ayan guys, Lazada po o Shopee ang online na sinasabi ko. Kasi yung iba guys, hindi nila alam kung anong online sila bibili. Sa Lazada po o kaya sa Shopee kayo maghanap ng cloves, star anise o kaya ng cinnamon stick o cinnamon powder na yan. Sa online po kayo makakabili kung wala kayong mabilhan sa lugar na kung nasaan kayo. So guys, ganito lang ang una nyong gagawin. Isulat nyo yung date kung kailan nyo siya ginawa. Pero maganda guys na umpisahan natin ito sa pagsalubong ng Chinese New Year. Pero kung hindi mo to magagawa ng Chinese New Year, ay gawin mo ito ng Tuesday o kaya Friday. Kahit hindi Chinese New Year, pwedeng-pwede mo pa rin itong gawin. So isulat nyo yung date kung kailan nyo ginawa. At isulat nyo yung tunay nyong pangalan. At pagkatapos, yung mga wishes nyo na gusto nyo makamit ngayong 2020. So pagkalooban mo ako ng maraming pera, bigyan mo kami ng magandang bahay, lupa, sasakyan, at bigyan mo kami ng mga paupahan. At pagkalooban mo kami ng magandang kalusugan, ilayo kami sa lahat ng kapahamakan. At maging ang aking mga manonood ay pagkalooban mo sila ng magandang kalusugan at matupad nila ang kanilang mga pangarap, umunlad ang kanilang mga negosyo, at ilayo sila sa lahat ng kapahamakan. Tapos lagdaan nyo sa baba kung tapos na kayo mag-wish. At pagkatapos,
tupiin nyo ito ng papalapit sa inyo. Kasi kiniklaim natin ang swerte, kaya papalapit sa atin ang pagtupi. Ayan. Tapos ilagay natin siya dito sa pulang lalagyan na ating gagamitin. Sa red ampaw o kaya sa pulang tela na gagamitin nyo, guys. Ayan. O kaya sa ganito nyo siya ilagay. So, kahit hindi ganitong design yung bilhin nyo, kahit na yung mga ganito lang, okay na yan. Pwede nyo nang gamitin yan. Yung mga ganito, pwede nyo gamitin yan. Yung mga ganyan, guys. Ayan, pwede nyo gamitin yan. So, napakarami ko, guys, na ganyan. Kasi, ayan, dami kong gagawing ritual sa pagsalubong ng Chinese New Year. Ayan, guys, pagkatapos, ilagay nyo yung 20 pesos, $20, o kaya $1, o kaya naman ay 50, anong amount ang gagamitin nyo. So guys, ang paglagay, ganyan, nakaharap sa inyo ang tao. Syempre guys, kapag binuksan natin, ayan, kailangan nakaharap ang tao sa'yo. Kasi ang pagbukas naman natin, ganun, hindi naman tayo magbubukas ng ganyan, nakabaliktad sa atin, nakaharap sa atin. So, ganyan ang paglagay. So, ilagay natin siya dyan sa loob at lagyan natin siya ng isang magnet. So, kaya dalawa ito guys, nakaprepare ko kasi dalawa nga yung front door namin. So, ayan, ilagay natin siya dyan sa loob. At pagkatapos, ay ilagay natin ng star anise. Ayan. At pagkatapos, lagyan natin siya ng cloves. So, kahit ilang piraso po ng cloves, pwede nyong ilagay. Wala siyang sinabi kung ilang pieces yung ilalagay. Basta lagyan daw ng cloves. Ayan. Lagyan natin siya ng cloves. Ayan, hahatiin ko to dun sa, ano, sa dalawang gagawin kong ganito. So, ayan. So, lagyan natin siya ng cloves. Kahit ilang piraso ang ilagay nyo, pwede yan. Pagkatapos, sa dahon ng laurel naman. So, ang so hindi na natin siya lalagyan ng asin kasi meron tayong nilagay na cloves. Pantaboy daw yan ng kamalasan yung cloves. Kaya, hindi na tayo maglalagay ng asin. So, dito naman sa dahon ng laurel, tayo dito ay mag-wish ng walang sana. So, bigyang katuparan lahat ng aking mga kahilingan na ito ay magkatotoo. Pagkalooban mo ako ng maraming pera, bigyan mo kami ng magandang bahay, sasakyan, at bigyan mo kami ng magandang kalusugan. Ilayo kami sa lahat ng kapahamakan. At maging ang aking mga manonood ay pagkalooban mo sila ng kanilang mga kahilingan na sila ay umunlad sa kanilang pamumuhay. At bigyan mo sila ng magandang kalusugan. Ilayo sila sa lahat ng kapahamakan. At umunlad ang kanilang mga negosyo. So, ayan guys. Ilagay nyo sa loob. So, patayo ang paglagay. Hindi po pabaliktad. Patayo ang paglagay. So, ilagay nyo siya dyan sa loob. At pagkatapos, ay isara nyo na siya. Ayan. Ganyan. Pwedeng lagyan nyo siya ng padikit dito. Idikit nyo dun sa pintuan nyo. Pwedeng lagyan nyo siya ng tali. Butasan nyo dito. Lagyan nyo ng taling nakaganyan. Tapos, ilagay nyo sa inyong front door para makaakit ito ng swerte. So, guys, kapag natapos nyo na itong gawin, ito ay ilalagay nyo sa inyong front door. Sa bahay ang inyong negosyo, sa front door nyo siya ilalagay. Kung wala naman kayong negosyo, ay sa front door mo pa rin siya ilalagay. Kung gagawa ka nito na pampaswerte para sa buhay mo, para sa pamilya mo, pwede mo itong ilagay sa front door pa rin. Sa front door po siya inilalagay. Kung naman sa business mo to ilalagay, halimbawa may pwesto ka, sa gawing silangan mo siya ilalagay, sa parting silangan ng tindahan mo siya ilalagay, kung tindahan man yan o kung anong negosyo man yan iyong yan, maganda na ilagay mo ito doon. So ilagay mo to sa may pintuan ng tindahan mo, idikit mo doon, kaya lagyan mo siya ng tali para maisabit mo siya. So ito guys, ay ilalagyan ko ng tali dito para nakasabit siya dyan, nakahang siya dyan sa may pintuan namin. Tapos yung isa ay doon naman sa may pintuan sa kabila. So ayan guys. So dalawa ang gagawin ko nyan. Ayan, may nakaprepare pa ako dito na isa pa para dyan. Wala kayong ampaw, ay pwede kayong gumamit ng pulang tela. So, ito ilalagay nyo. Kung sa negosyo mo to ilalagay, sa gawing silangan ng inyong tindahan o kaya naman ay sa inyong, ano, sa front door ng inyong tindahan. Kung sa bahay nyo ilalagay, front door ng inyong bahay. Kung kayo ay nangungupahan lang at gusto nyo gumawa ng ganitong ritual, ilagay nyo sa kwarto nyo. Sa front door ng kwarto nyo, sa pintuan ng kwarto nyo siya ilagay. So, ito guys ay pwede nyong
hayaan doon ng isang taon. Pwede naman natanggalin nyo na agad kapag naka-isang buwan na. O kaya naman, hayaan nyo nga siya ng isang taon doon. Next year nyo na siya papalitan kung gusto nyo pang palitan. Kung ayaw nyo naman, ay ditanggalin nyo na. Ang gagawin mo sa mga laman nito ay sunugin mo. Susunugin mo yung mga laman nito. So guys, kung hindi mo to magagawa ng Chinese New Year, pwede mo itong gawin ng Tuesday o kaya Friday. Papasikat po ang araw kapag ito'y ginawa. 6:30 hanggang alas 8 po ang magandang sikat ng araw. Diyan po maganda gumawa ng mga ritual, kahit anong uri ng ritual. Sa ganyang oras po maganda gumawa ng ritual. Guys, ito ay kailangan gawin ng Tuesday at Friday para may visa siya, para maganda ang result sa inyo ng ginawa niyong pampaswerte. So guys, dapat lahat ng pampaswerte ay ating pinaniniwalaan. So guys, lagi niyong tandaan na ang video na to ay gabay lamang at tanging pagdadasal pa rin po natin sa Diyos at paniniwala natin sa Kanya ang makakatulong sa atin sa mga ganitong pampaswerte na ating ginagawa. So guys, lagi niyong tandaan, lahat ng pampaswerte kailangan samahan natin ng sipag at tiyaga. So yun lang guys, thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa video na to. Bye!